Ito na mga technique yung finish na nung ating napalitan ng LCD. Ito na siya. A few minutes later. Welcome back mga ka-technique sa aking YouTube channel. May panibago na naman ako technique sa inyong tuturo. Mga ka-technique, tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng LCD ng Oppo A5S. Ito galing ha. Ito mga ka-technique ang ating ayusin. Mamaya papaliwanag ko to sa inyo, ito yung ating LCD. Kaya mga ka-technique, tapusin itong video para matutunan nyo. Ito na mga ka-technique, simulan na natin. Ito yung LCD, atin muna siyang buksan. Gano'ng mga ka-technique sa China. Ito mga ka-technique ay natin ang na-disinfect. Narkohol na natin ito. Mga ka-technique. Bagong mga technique, kakabit natin sa A5S. Yan. Bagong mga ka-technique, ito yung ito muna yung isa nating ayusin. Ito yung pinaka-frame niya. Bale mga ka-technique, anong nangyari dito na nabagsak to? Ito yung dati niyang ano, kulay blue. Ngayon, marami akong replacement. Pinalta ko ito nyo, basag-basag. Yan. Nilipat ko mga ka-technique yung board dito sa isa. Yan. Dati kasi nabasa itong board na to. Inalis ko yung board nito, nilipat ko yung okay. Kaya yan, naayos na. Una mga ka-technique, kakabit muna natin yung kanyang LCD. Ito. Yan mga ka-technique. Dapat mga ka-technique, pagka kakabit nyo itong LCD, dapat malinis itong gilid. Kasi pagka papalitan nyo ng LCD yan, meron yung tira-tira mga glue. Ganto siya. Ganto siya mga ka-technique. Yan, may mga tira siyang T7000. Ito yung ginagamit kong glue. Kulay black siya. Yan. Pagka inalis nyo yan, meron siya dito matitira. Pagka hindi nyo yan nilinis, basta nyo na kinapit, mangyayari dyan, bubukol yung LCD pangit. Hindi siya magpipit. Pero yan mga ka-technique, nalinis ko na. Gamit lang kayo mga ka-technique ng cotton bud bago kuskusin nyo itong palibot. Yan. Bago mga ka-technique, kabit natin yung LCD. Yan. Hindi muna natin siya mga ka-technique lalagyan ng glue. Kasi isasabay natin yung takip niya. Kasi yung takip nito, naka-glue din. Para iisa na siyang lagyan ng lastiko. Kasi lalagyan natin yun ng lastiko mamaya. Makikita nyo kung paano. Bago mga ka-technique, kabit natin ito kanyang flex ribbon dito sa motherboard. Ito. Yan. Sunod mga ka-technique ito, battery. Yan. Siyempre mga ka-technique, bago natin siya totally ano, i-finish parada, kumbaga takpan natin, i-glue na yung LCD kasi pagka nakaglue na yung LCD niyan, mahihirapan na kayong kalasin niyan. Mas maganda, subukan nyo muna kung okay yung LCD. Susubukan natin. Yan mga ka-technique. Mukhang okay naman siya. Kung gusto nyo mga ka-technique magpagawa, mag-comment lang kayo. Kung may tanong kayo, mag-comment pa rin kayo, sasagutin ko din agad. Basta malapit, pwede kong gawin. Hintayin lang natin siya mga ka-technique magbukas. Yan ang mga ka-technique. Paggawa kasi itong mga ka-technique, kaya ibang profile yan. Ang sweet to. Pasan yung baby. Yan mga ka-technique. Yan mga ka-technique, papatayin ko muna ulit bago kakabit na natin yung pinaka-cover niya dito para ano na natin siya. Matapos na natin. I-off ko muna siya mga ka-technique. Yan. Tayin lang natin siya mag-vibrate para sure na naka-off na.
Yan mga ka-technic, naka-off na. Ngayon, nakakabit natin mga ka-technic yung cover niya sa likod. Ito siya mga ka-technic. Yan. Kabit lang natin dito. Medyo dahan-dahan yung mga teknik yung paglala kasi malutong yung pagka-plastic niya. Maaring mabiyak. Yan. And mga teknik na ikabit na natin, ito na lang kulang blue, tsaka yung takip niya sa likod bago yung mga tornilyo. Ito tornilyo ko mga teknik, balikan ko kayo. Basag na basag, kabingi kasi siya ay natapakan yun. Mga teknik, lagyan natin siya ng glue, pakita ko sa inyo. Bali mga teknik, pagka lalagyan nyo to, dapat huwag nyong palalam masyadong makapal kasi pagka lumampas yan, masyado siya makapal, pagka nagpit yan, napisa, magkakadamage yung LCD, magkakaitim. Pakita ko sa inyo. Ito siya mga ka-technic. Huwag nyong palalampasin dito. Yan. Dapat yung manipis na manipis yan. Tamang pisil nyo lang kasi magkaka-block yung LCD nyo, papangit. Ito mga ka-technic yung sinasabi ko sa inyo, magkaka-block spot dito sa gilid pagka sobrang dami yung lagay nyo. Kaya, kaunti lang, yung tamang dikit lang. Lagyan na natin siya mga ka-technic. Ito na mga teknik, lagyan na natin siya palibot lahat. Medyo ilapat na natin kasi natigas na. Mamaya na natin mga teknik, lalagyan yung likod. Lagyan muna natin siya ng plastiko. Para mag-fit na siya. Kita niyo mga teknik, wala siyang damage. Pagka maganda yung lagay. Mga teknik, bali nalagay natin apat. Okay na yung apat. Yan mga teknik. Basta yung sakto, higpit lang kasi baka mamaya mabasag naman yung LCD pagka sobrang higpit yung lagay. You know, okay pa yan. Yan. Atin lang mga teknik patutuyuin. Ito na mga teknik yung finish na nung ating napalitan ng LCD. Galing ha? Ito na siya. Kabit na rin mga teknik yung likod. Napakita ko na naman sa inyo mga teknik bago natin dinikit yung LCD na gumagana siya. And mga teknik, kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Marami pa akong video parating. Salamat and God bless.